ito no, bahala kayo kung maniniwala kayo o hindi. Kasi ako ugali ko, bago ko pumunta ng Pasay, nagpapagas ako. Okay? Ngayon, kapag nagpagas ako, at bumahay ako papuntang Pasay, pagpabalik ko, usually, nababawasan ako ng isang bar. Kumbaga nadali ko lang yung benefit niya, nung pauwi na ako. Pero to my surprise, grabe talaga no. Ni isang bar, hindi ako nabawasan. Ngayon, maniwala kayo sa hindi. Pero ako sasabihin ko sa inyo, grabe. Legit na legit talaga. Sobrang legit. Ang tipid sa gas na ginawa ni Pac Dan. Matakaw ba sa gas yung ear ninyo? Yung iba nagreklamo eh no, kasi nga parang ano daw, lumalaklak daw ng gas yung ER nila. Pero eto ang Team Pasay. Once again, Pops Dan and Pops Jay, at may bisita tayong karig dito. Hi. Papakitaan nila tayo ng ano no, simpleng paraan na posible, ito ah, posible makababa or makabawas ng gas consumption ninyo. May explanation dito si Pops Dan kung bakit hihina ng konsumo yung gas, yung ER natin. Yung mga nagtatanong dyan, dami na rin nagsasabi about dun sa jet needle na sinatawag dun na ipapalit sa pangatlong position sa gitna, kumbaga. Mamaya, papakita natin yung sa jet needle mismo kung bakit siya titipid. So, yung dito nakalagay bali yung carb natin. Tatanggalin nyo ito isang tornilyo. Kasi open nyo lang to, makikita nyo na yung carb natin na D-type. So ito lang pala, madali lang, hindi na hugot-hugot na Pops na madali na makikita. So Pops na tuloy mo, at paano mo gagawin bali? Puso muna? Wag! Wag na! Mga karets oh! Nakuha siya! Dito nakalagay yung jet needle na sinasabi. Dalawang tornilyo lang to. Isa, tapos itong isa. Ito, ayan. Saka ito. Yun. Yung tatanggalin nyo lang. Yung fast forward nyo lang. Nakuha. Tama, tinatagal nyo yan. Shoutout to sa girlfriend ni Pops. Hey, shoutout sa girlfriend ko. Mahal na mahal kita. And ten, tere. Ang kasada na ganyan. Ten, lagihin muna, tabi muna natin yung mga tornilyo. Baka mawala. Ayan, nakakamay gas na. Tapos, bubuksan nyo ngayon to. Ayan, may makikita ko yung spring. Ito yung spring nya. Then ano, itataas nyo lang to, dahan-dahan nyo lang. Ayan. Bali yung jet needle nya, ito yun. Bali, babaklasin nyo isa pang tornilyo nasa loob. Ito yung tinatawag na ano, yung diaphragm niya. So yung jet needle, ito yun. Paano ma-adjust to? Tanggalin nyo na isang tornilyo dun. Isa lang naman tornilyo dyan eh. Oo. Saan mo sinuksok to? Ba't may sugat? Ayun, naipit. So yun, tinanggal natin to, yung tornilyo sa... Ay, gagi, nalagay ko. Isirain mo yung carb ko eh. So ayan oh, etong carb ni coach, hindi pa nagagalaw to. Bakit? Ano bakit? Ewan ko sa'yo. Alam pala itong daan na hindi pa yung nagagalaw. Eh, wala ka pa nang pinavlog niya. Okay, sige, tama. So yung vlog niya tuloy. Yung jet needle niya, kung mapapansin nyo, lima yung ano, position. Oh. Bali, itong pinakataas. Ay, yung mga thread na yan. Oo, itong mga thread niya. Galing kasa. Oo. Ganyan yung... Galing kasa, pang ilan? Bali, nakapwesto siya sa pang-apat. So may limang ano yan, may limang groove. Yung pinakataas, leaner. Yung pangalawa, yung medyo lean. Yung gitna, yung pangatlo is yung balance niya. Tapos yung stack natin, nasa reacher. Yung medyo reach. Yung pinakababa, yung pinaka-reach. Kumbaga dito, kaya medyo malakas gas natin kasi yung jet needle niya, nandun sa number 4. Yun yung default na galing sa kasa. So yung ginagawa lang dyan, tanggalin to, kuha lang yung long nose. So itatanggalin nyo na to, ipupull nyo lang. Yan, ito na yung parang circlip nyo, yung lock. Pipress nyo sa gitna. So sa gitna, lima yun, ikaw, sa gitna ilalagay. Pangatlo. Kasi yun, isa, dalawa, tapos pangatlo natin ilagay, apat, lima. So ito, yung gitna, yun yung balance lang.
usually lahat ng karamihan na carb sa pang sa gitna lang nila nilalagay kasi parang balance lang yung pagka ano niya rich tsaka yung balance ng pagka lean. Ang disadvantage na nito sabi ng iba parang hina yung hatak, parang ganoon. Pero para sa akin parang same lang naman kasi konti lang naman yung nilaktaw mo. Pero yung pagkatipid niya sa gas, nag-guarantee mo na tumipid ka talaga. Oh, yung mga tropa na ginawa natin nito no. So, oh, 150N. Napansin nila tumipid nga kahit pa paano. Kahit sabihin natin 3 kilometers yung nadagdag sa pagkatipid. Pwede may malaking na bagay na rin sa iba. So Pops Dan, linawin na natin ang pinaka naging concept niya, yung pag-adjust mo nun is na-regulate niya yung flow ng gasoline. Mas, kumbaga mas inipit niya ng konti. Kaya naging matipid. Ito kasi, mga ka-rides, no, hindi naman na kami magbibigay talaga ng actual gas consumption. Kayo na, sa inyo na yung kung maniniwala kayo o hindi. Pero di ba by explanation lang ni Pops Dan, kung bakit siya titipid, kumbaga kahit pa paano, piniga mo ng konti yung flow ng gas. O di ba parang common sense na oo nga naman, mababawasan yung consumption. Hindi masiguro ganun kalaki, pero kahit pa paano, di ba, nakatulong. Ayun eh, ito yung idea lang, no? Kung meron kayo ibang kasi alas 12 na eh, no? Gutom na kami. Hindi, kung meron kayong ibang alam na idea, mga ka-rides, okay lang yun. Ang amin, binibigay lang namin dito lagi sa Team Pasay. Sharing is caring. Oo, no, kumbaga, ito yung idea. Pero kung ayaw nyo sundin, wala problema. Kung gusto nyo sundin, eh, siguro din yun lang. Bit-bit nyo dapat itlog nyo. Yung bit-bit nyo itlog nyo, kumbaga. Eh, walang gawin nyo yan. Walang sisiyan sa huli, parang ganun. Oo, walang sisiyan, diba? Mga pala, no, it's time for, ano, question rides, raffle draw. Yan, mga ka-rides. So, welcome sa 7th raffle draw na Ocean Rides. As always, ito yung promise natin. Every 1K subscribers na dadagdag, magpaparapol tayo. At ito na nga, ang mapapanalunan ng sweating ka-ride natin ngayon, no? Ay ito, galing sa akin, Ocean Rides Riding Clubs. Yan, mga ka-rides, oh. Alright. Meron pang isa. Para naaalala nyo ako sa umaga, pag nagkakape kayo. Okay. Ito, kahit, ano, kahit mapilitan lang kayong maalala ko. Yan. Limited edition, Ocean Rides mug. Yan. Salamat pala kay Boss Caloy Mapagmahal, no? Siya yung gumawa nito. Yan. So, bahala na no, kung paano ko ito mapapadala sa'yo, kung sino man yung mananalo na hindi nababasag. Okay. Hindi, sisecure naman natin yan, mga ka-rides. And then, galing sa ating best friend na manager, si Sir Archie. Siyempre, nag-promise din siya, no? Eto, yan. Hinahanda talaga tayo Sir Archie sa tag-ulan, eh. Yung unang, ay, yung pangalawang binigay niya, yung kapote. Ngayon naman, eto. O, yan. Kapote ng motor niya, mga ka-rides. Yan. Malaki ito, no? Triple XL. Kasyang-kasa yung easy ride ninyo. Ngayon, sa mga ka-rides natin dyan na hindi naka-easy ride, eto, buksa ko lang. Yan, sigurado, balot na balot yung motor nyo dito. Okay, ang ganda pa ng quality, oh, talagang. Ito yung ano eh, pag nababasa, eh, hindi tumatagos, no? So, thank you very much, Sir Archie. Yan. So, yan mga ka-rides, yung mapapanalunan ng maswerte nating ka-ride ngayon. Ngayon, sasamantanin ko itong pagkakataon para i-announce. Siguro last na to na magpaparapol ako ng mga items. Talungkot kayo, di ba? Ano, bakit? Kasi ang promise ko, every 1K eh. Hindi. Last na to, nag-decide ako na last na to na ang ipapadala ko sa mananalo ay mga items. Sa 8K subscribers natin, pataas, kada 1,000 ulit na dadagdag, no? Kada 1,000 na dadagdag. This time, ang mananalo, ang ibibigay na natin, okay mga ka-rides, dahil ano eh, medyo nagkaka-sponsor na nga tayo. Yan. Salamat sa mga sponsor. Ang ibibigay na natin ay cash. Yun! Alright! Cash, no? Magkano ba? Eh, syempre, dahil 1,000 yung dadagdag na subscribers, magbibigay tayo ng 1,000 pesos. Sa mga susunod yan, ha? Hindi yan ngayon, ha? Sabihin na mananalo ngayon, ay, okay, di ba, eh? Ayan mo ka-ride, no? Yung mananalo ngayon, pwede ka pa naman sumali. Lagi ko naman sinasabi yun eh. Sa mga nanalo na, pwede kayong sumali ulit. Okay? Para, ano, mananalo kayo ulit. Nilalagay ko naman talaga dyan eh, kahit i-check nyo, no? Salamat nga pala, no? Ang dami nagbigay ng entries, no? Ang entries pala natin ngayon, mga ka-ride, no? Ay kagulat-gulat.
na 110. Okay, ang dami. Kaya, hindi ko alam kung paano ko napagkasi dyan. No? Pero nandiyan pangalan nyo, promise. Sa mga wala dyan, eh siguro hindi kayo sumunod dun sa ano, no? Sinabi kong mechanics. Kasi nga mga ka-rise, kapag kayo nag-comment lang doon sa post ko, minsan hindi nag-notify sa akin, hindi na malabas yung name. Pero sinikap ko, may mga kasama pa rin naman dyan. Pero yung iba talaga, eh siguro kung doon kayo nag-message, hindi nag-notify sa akin yung name, hindi ko nakikita, kaya sorry. Ang talagang swak na nandyan is yung mga nag-send sa akin through message. Tapos yung konting nakapag-comment, na ilagay ko din dyan na nag-notify. Kasi ganun yung sa Facebook page mga ka-rise, no? Pag sa comment lang, minsan ayaw ilabas eh. Okay, nahihirapan akong hanapin. Kaya sorry ah. Kaya next time kung sasali kayo, make sure na sa message nyo, no? I-message nyo yung screenshot. Okay? So anyway ah, sa 8K natin, 9K, 10K, 1,000 na ang ipamimigay natin. Cash po yun. Ah, syempre, no? Hindi ko naman maiaabot. Siguro, papadaanin natin kung meron kayong GCash or bank transfer. Okay, so mga ka-rise, no, keep supporting ko si John Rides dahil papangatawanan natin to, no? Kahit hanggang saan tayo makarating, promise ko sa inyo, every 1,000 subscribers na tatangkilik sa Coach John Rides YouTube channel, kahit pa paano, no, gagawa tayo ng paraan para maibalik. Okay, so yun, andal-dal ka, no? Game na! Simula na natin to sa mga na-excite na dyan, no? Andiyan yung mga pangalan nyo. Ready na tayo! Sino kaya ang swerteng ka-ride natin ngayon? Eto na! Ready! And... spin! Yan, ayan na! Ang mananalo ng riding gloves, limited edition mug, at cover ng motor, ay si... Napakaswerte naman na itong tao na to, Aaron Reyes. Ay nako, ito mga ka-rise ha, siya yung nanalo, no? Kahit alam ko nanalo na to dati si Aaron Reyes. Yan yung patunay mga ka-rise na kung hindi naman kayo nanalo na isang beses sa akin, eh tapat tayo dito sa Coach John Rides. Talagang pag in-spin ko yan isang beses, kung sino man nanalo, eh di yun yung nanalo. Kaya kung hindi kayo nanalo ngayon sa 8K na ang mapapanalunan ay cash price na 1,000 pesos, eh sumali kayo ulit. So ito mga ka-rise, kitang-kita nyo yan ha. Walang ulit, walang daya. Si Aaron Reyes na nanalo na dati, nanalo ulit ngayon, okay? Kaya congratulations sa'yo. Hindi ko alam kung nanalo ka na ng gloves, no? So may glove ka ulit. Eh ngayon, may madadagdag sa'yo na may cover ka na ng motor mo. Tapos, meron ka pang mug. Okay? So yan, congratulations ulit sa'yo, no? Ka-ride natin, Aero Reyes. Sa mga ka-rides natin na sumali, sali lang kayo ulit sa 8K, no? Stay lang kayo dyan sa pag-subscribe dahil malapit na, no? Thank you kay Lord dahil ang bilis ng pag-angat ng subscribers natin. Kaya eto, no? In my own little way, kahit pa paano, binabalik ko sa inyo. So sa 8K, kita-kita tayo ulit. 1,000 pesos, mga ka-rides. Okay? Ayan. So, salamat kay Aero Reyes. Ikaw ulit nanalo. Grabe, napakaswerte mo. O nga pala, dadagdag ko lang na kasama sa mapapanalunan mo yung MTD ng Pasay. At syempre, nandito si Pops J para mapaliwanag kung paano mo ma-avail yung MTD ng Pasay. Pops J! Yes! Yun, no? Kailangan ad swap pa rin tayo. Ay, ad swap tuloy. Swap lang. Premium. Ano ba premium? Bakit okay, take two, take two. Joke lang yun. Walang bayan to. Ulit. O yun, kailangan swap tayo para sa susunod na mga raffle, meron pa rin tayo may pamimigay, no? Kasi ang alam po, Pops J, si Errol, taga Bulacan to. Kung makakapunta siya, di okay, swap na lang. Mas maganda, kung hindi naman. Kung hindi naman, pag-usapan natin kung shipping. Saka kung naka-ER siya, no? Yan, ang alam ko, hindi ito naka-ER eh. Nanalo na to sa akin last time. Oh. Alam ko, ang motor nito, PCX. Ah, okay. Ayan, so, di ba, no, mga ka-rise, thank you, no? Hindi lang na, mga naka-ER ang naka-subscribe sa atin. Kahit ibang motor, salamat sa inyo. So, kung naka-PCX siya, pass muna to. Pass muna, siguro. Pamigay na lang natin sa talagang may gusto, no?
kailangan na kailangan kasi yung MTD natin. Pero kung may kakilala siya na pwede niyang mapagbigyan, pwede, no? Matik na yun, nanalo na siya. Yan. Anyway, so maintindihan naman ito ni Errol, no? Sir Errol, kasi PE teacher ito, nakakausap ko na ito dati dahil pangalawang beses na nga itong nanalo. Dito sa Coast Gen Rides, ganito lang, no? Talagang pag nanalo ka, pwede ka sumali ulit. Pag hindi ka nanalo, sali ka lang ulit. Kasi ako, fair yung laban nandito. Basta kung mananalo ka, ikaw yung swerte, edi ikaw yung swerte. Okay? So yun, no, after nyo i-adjust, balik nyo lang dito. Papasok nyo lang sa loob. Tapos ibabalik na itong ano, yung lock niya tsaka yung tornilyo. So bago nyo ibalik, no, linisin nyo muna kasi baka mapunta sa carb natin tapos mapunta sa makina. Balik na natin. Tapos ito, mapapansin nyo, may naka-usli sa rubber niya. Then dito siya, yung walang tornilyo, ito. Tututok nyo lang dun. Tapos balik nyo lang, pasok nyo lang. Tapos, i-bend nyo lang ng konti yung rubber. Para pumasok siya sa pinaka, ano niya, lapatan. Tapos balik na natin yung spring. Spring muna, huwag kalimutan. Tapos may ano siya, pasokan ng spring nandito. Pasok na lang yung spring. Tapos nandito yung ito, nakatutok siya dun sa may ano, yung sinabi ko kanina na may rubber na housely. Okay. Tapos balik nyo na yung dalawang tornillo. Tutono pa natin yung ano, carb. Sa pagtono, hindi na nabahala. Sa pagtono, ayun, medyo mahirap ituro yun, no? Dapat. Siguro, sa kung may alam ko sa carb, kayo na magtono. Pero kung wala, patono nyo na lang. So mga ka-rides, no, sa pagtono ng carb, siguro huwag nyo na i-DIY yun. Kung may kakilala kayo marunong, magpatulong na kayo. Okay? So anyway, ito ay idea lang ulit. Bahala na kayo kung gagayahin nyo. Kaya always remember, kahit ano mangyari, peace lang. Oops. Teka lang mga ka-rides, no. Bago ko ituloy yung peace lang walang away, natuwa lang talaga kasi ako eh. Gusto ko lang malaman na yun, no, na yung ginawa kanina ni Pops Dad, legit yun. Ito, kauwi ko lang, nasa bahay na ako, nandito ako sa may garahe. Akala ko talaga wala lang mga ka-rides eh. Pero ito, no, bahala kayo kung maniniwala kayo o hindi. Kasi ako, ugali ko, bago ko pumunta ng Pasay, nagpapagas ako. Okay? Ngayon, kapag nagpagas ako at bumahay ako papuntang Pasay, pagpabalik ko, usually, nababawasan ako ng isang bar. Okay? Pero kanina, pagpunta ko ng Pasay, nagpagas ako, so, papunta doon, hindi ko nakuha yung benefit ng ginawa ni Pops Dan. Kumbaga, nadali ko lang yung benefit niya nung pauwi na ako. Pero, to my surprise, grabe talaga, no? Ni isang bar, hindi ako nabawasan. To think, nakuha ko yung ginawa niya o yung benefit ng ginawa ni Pops Dan, pauwi na ako galing Pasay. Much more kung papunta pabalik, talagang halos ano, no, ngayon nga lang hindi ko naramdaman eh, no, pasensya na, no, nautal ako, pero kasi nakakatuwa, totoo, legit pala, no, simpleng-simple lang yung ginawa ni Pops Dan, nag-adjust lang, no, kung ano man yung kanina, basta balikan nyo na lang. Totoo, mga ka-rides, ako ito, magsiswear ba ako or whatsoever para maniwala kayo, pero nasa inyo na yun kung maniniwala kayo. Pero isa lang talaga masasabi ko, legit na legit yon. Ano na lang, subukan nyo na lang para mapatunayan ninyo na grabe yung ganun palang simpleng ginawa lang ni Pops Dan, ang laking tulong. Okay, kaya nasa inyo na yan kung maniniwala kayo. Pero ako, nandito pa ba ako para magsinungaling sa inyo sa dami ng mga pinagagawa akong vlog, no, pinapakita ko talaga sa inyo kung ano yung nangyayari. So ngayon, maniwala kayo sa hindi, pero ako sasabihin ko sa inyo, grabe, legit na legit talaga. Sobrang legit. Ang tipid sa gas ng ginawa ni Pops Dan. Okay? Kayo na gumawa. Try nyo na lang. Always remember, peace lang. Walang away.